Okay, so magandang araw muli sa lahat ng mga ka-shih tzu natin. Yan, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, bago tayo mag-umpisa ng bagong topic natin na pag-uusapan. So, shoutout pala muna kay Jan Buddies. Nakita ko sa comment section. Sir Jan Buddies, so shoutout sa inyo. Ang gaganda ng mga aso nila. So, Jan galing si, ano, si Marshall. Jan ko binili kay, ano, kay Jan Carlo. So, hello sa inyo. Thank you sa panonood. So, minsan, dalaw ulit ako dyan. So, mga ka-shih tzu, meron tayong sasagutin ngayon na topic. Kasi, tinatanong ng iba, ano ba, Sir Equivel, yung good quality na sinasabi? Tinalakay natin ito doon sa vlog natin kung ano yung good quality at saka yung mga pet quality. Pero marami pa rin yung mga nalilito dito kasi iba-iba kasi yung pagdating kasi sa mga good quality, iba-iba ito. Iba-iba ito, depende ito doon sa hinahanap nung buyer o nung breeder. Pag-usapan natin kasi merong dalawang klase ng good quality. Ngayon na umiiral dito sa mundo ng mga shih tzu. So, kayo yung humusga kung ano yung gusto ninyo. So, merong mga ilang breeder o ilang mga personality na o mag-aaso pagdating sa breed na shih tzu, ang gusto nila ay yung pango. Yung pango, yung pagiging pango kasi ng mga shih tzu, yan talaga yung original nila eh, na structure bang tawag dyan ng mukha nila. Pango sila. Nag-start yan sa mga tricolor. Yung mga pango, dyan talaga galing yan sa mga tricolor. So, nakwento ko nung nakaraan, nung dumating yung mga liver. Wala kayong makikitang liver nose dati na pango. So, na-mix-mix na yan. Binangga-bangga na yan. Hanggang sa meron na tayong nakikitang mga choco liver na magaganda na yung mukha. So, alin ba ang quality sa kanila? Kasi meron tayong mga ka-shih tzu na hindi naman ganun kapango yung aso nila. Pero kiniklaim nila na good quality yung aso nila. Meron namang mga ka-shih tzu tayo na hindi din naman rare color yung aso nila. Pero kiniklaim din nila na quality. So, nakakalito. Ano ba talaga yung quality? Parang ganito yan. So, dalawa yung ano natin, dalawa yung pag-uusapan natin, yung quality na sinasabi nila ng mga pango ng mga shih tzu, yan, yung mga snub nose, kulay. So, pag-uusapan kasi natin ngayon, ganda ng muka o yung kulay. Alam ba talaga ang quality sa dalawa? O ano ba yung importante dun sa dalawa? So, nainganyo ako dun sa nagtanong. Sige, oo nga. Sige, gawin natin topic yan. Okay, so dito muna tayo sa mga ang quality na ang pinipili nila yung mukha. Sa ano kasi, ang quality kasi depende yan doon sa pangangailangan nung naghahanap. Kasi hindi naman sa mundo ng pag-aaso, hindi naman lahat na bumibili ng mga shih tzu for breeding lahat. 'Di ba? Hindi ganoon, yung iba for companion lang, may makasama lang sila. Kahit for pet lang naman sila, bibili sila ng magandang kalidad. Kasi iba, para sa iba, for pet, ang gusto nila yung mura lang, halos bigay lang. Meron namang iba na kahit gano'y kamahal, kahit for pet yan, bibilihin nila yan. Ang iba naman nakabase sa quality dahil sa presyo. Merong ano, merong tama naman yon. Misan, madalas kasi na mga nakikita natin quality, sa presyo pa lang makikita na natin. Pero ang hindi alam ng iba, ginagamit din kasi ang presyo sa mundo ng pag-aaso para maituring na rin yung aso nila na quality. Maraming gumagawa niyan. Halimbawa, yung aso niya ay yung halaga talaga ng mga aso niya is 10,000 lang. Pero presyohan niya yan ng 35,000. Siyempre, kapag ka ikaw eh hindi naman ganun kalawak yung alam mo sa mundo ng pag-shih tzu, 35,000. Quality yan.
pa. Dahil sinabing 35,000, kaya akala mo tuloy, quality na. So, dito papasok yung natututo kayo, nagiging marunong kayong kumilatis, kaya masasabi nyo 35,000. Parang ang mahal naman. Kapag napaisip kayo na parang ang mahal naman, dalawa lang yan. Yung nagsasabing parang ang mahal naman, marunong kumilatis. Yung isa naman na nagsasabi na ang mahal naman, wala talaga silang alam. So, dalawang klase din yan. So, yan, tatalakayin natin yan. Okay, dito tayo sa mga... Ang ingay na upuan ko. Dito tayo sa mga good quality na mas prefer nila yung mukha. Ito yung tinatawag ng ilan na parang... Ewan ko kung tama yung term, correct niyo ako kung mali. Kasi naririnig ko, dull face, yung parang mukha siyang tao kasi ang ganda ng structure ng mukha. Mas pinipili nila yung ganda ng mukha o pinipili nila yung pangung-pango. Alos, yung ilang pumapantay na doon sa level ng mata. Yan. Ang makikita mo, ayun yung mga aso na kapag pinipicturan mo, ayun yung mga sheets na kapag pinipicturan mo, konting angle lang, ang ganda ng kuha nila, makukuha mo yung gusto mong kuha sa mukha nila kasi talagang maganda yung mukha nila, talaga ang cute nila. So, ayan sila. So, ngayon, paano ba sila nagiging good quality? Lalo na kung bibili ka ng halimbawa ng liver, choco liver, tapos pangumpango, bakit sila nagiging good quality? Unang-una, trinabaho na kasi yan mga ka-shih tzu, yung pagiging pango nila. Trinabaho na yan ng mga breeder at bagaman yung pagiging pango kasi hindi na tayo dyan bago kasi ang original naman talaga ng mga shih tzu is pango. Galing talaga yung sa mga tricolor na super pango. So may makita kayong halaman choco liver o anumang kulay na pangong-pango, so normal lang talaga sa shih tzu ang pagiging pango. So likas sa kanila yon. Nagiging quality lang kasi meron kasing mga liver o choco liver na halos na perfect na yung structure ng mukha. Pangumpango talaga sila. Kasi dati medyo may konting nguso. Ngayon, marami na naglabasan na parang na perfect na nila yan. Mas maliliit pa. Diba? Depende yon sa naghahanap. Kung ikaw at ikaw ang buyer at kung ikaw yung breeder at hinahanap mo na kalidad, ganon, at nakabili ka ng choco liver or kahit anong kulay pero super pango, quality yun. Matatawag na quality yun. Kasi, hindi ka rin kasi basa-basa makakita ng ganon, bihira na. Kasi marami naglalabasan dyan na budget meal, wala kang makikita ng ganon kagandang mga mukha. Tingnan yung mga mukha. Di ba ang gaganda? So ngayon, tanongin ko kayo, sa tingin nyo, kahit maging anuman yung kulay niyan, quality hindi. Quality. Masasabi natin quality kasi trinabaho na yan ng mga breeder para maging pulido yung mga mukha nila, maging panguna yan mga mukha nila. Para bang may tinatawag na hindi ka masyado maporma, pero looks pa lang, di ba? Tumba na lahat sila, di ba? Magtsura pa lang, panalo na, di ba? Ulam na, parang ganun. Eh, paano naman yung mga pagdating doon sa mga rare color? Ako naman, mga ka-shih tzu, kung ako tatanong yung personal na opinion ko, yung structure ng mukha pango para sa akin, quality din yan. Kasi ibang trinabaho sa kanila eh. Doon sila nakafocus sa mukha. Kaya dati, may mga ilang breeder na bumibili sa akin. May nakita silang super pango. Binibili nila yan. Apepresyohan ko ng maganda. Kasi kailangan nila yun eh. Yun ang kailangan nila. Kaya, quality yun. Pag na kita mo, nakuha mo yung bagay na kailangan mo, swag doon sa pangangailangan mo, masasabi mo talagang quality yun. Diba? Kahit presyohan mo yung bagay na yon o konsunada mo yon, quality yon. Naibigay niya yung hinahanap mo eh. Diba? Kasi iba pa yung quality na
kung pag-uusapan kasi yung pag-aalaga, kadalasan yan ang sinasabi ng mga ilang mga nagbebenta online, quality yan. Pero ano nga ba yung quality? Sa pag-aalaga lang ba? Sa pagbibigay lang ba ng pagkain? Dahil lagi mo pang napinapaliguan, nasa aircon, kaya natatawag na quality. Medyo malawak kasi yan. Pero pag ito pinag-uusapan natin, dalawang good quality, pero siya magkaiba ng mundo. Kasi yung ilang mga breeder, itong mga super pango, ito yung mga hinahanap nila. Ayan sila. Ayan. Merong yung common na kulay, halimbawa ng brindle, o yung mga sabog na mga kulay, sabihin pa natin is black mass, pero super pango, nadadala sila ng mukha nila. So merong bawi doon sa kulay nila kahit hindi ganun kaganda. Kaya yung iba, kahit hindi maganda ang kulay ng shih tzu nila, pag nakita nila yung mukha, super ganda, quality na yun para sa kanila. O nga naman, kapag itinabi mo yung shih tzu na pango, parang tao, parang bata. No? So, quality yon mga ka-shih tzu. Yan, nakita niyo yung mga picture. Ngayon, ano naman itong sinasabi ng iba para sa kanila ang quality, yung mga rare color. Ang totoo, yung mga choco liver nung dumating dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kagaganda ang structure ng mga mukha nila na parang mukhang tao. Hindi, pero bakit pumatok ang choco liver? Andun sa mga nakaabot ng kasagsagan ng choco liver, palang marami isa mga kasiso natin na makaka-relate ng panahon kasagsagan ng choco liver. Kahit anong itsura pa yan, medyo manguso pa yan, basta dark o solid choco liver, quality na yan. Para sa kanila, quality na yan. Bakit? Bihira kasi makita, no? Kasi dati, ang nakikita lang nila, dual color na shih tzu, shih tzu na puti, shih tzu na tricolor, tapos biglang may nakita sa mall, uy, chocolate, kulay tsokolate. So, nagiging quality para sa iba, pagdating naman sa kulay. So, prefer naman nila yung kulay kasi yung mukha para sa kanila, dati na yun eh, yung pagiging pango kasi, ang reason na ibang mga breed, dati ng pango naman talaga ang mga shih tzu. So, mas nag-focus sila sa mga kulay kasi para naman sa ilang breeder, napakadali kasi palabasin ang pagiging pango. Ibangga mo lang sa pango, kahit nga manguso eh, yung mga mixed breed, di ba, binabangga nila sa shih tzu para kumurong yung ilong. O di kaya yung iba, ginagamit nila yung peking geese. Binabangga nila ang shih tzu doon para mas lalo pang umurong ang ilong. Yun ang ginagawa nila. So, tinatrabaho nila kung ano yung kailangan nila, specific na kailangan nila doon sa isang aso, yun ang dinidevelop nila. Kaya bakit nagiging good quality ang pagmaganda ang kulay? Kasi ang hirap hanapin ng ganong mga kulay. So, ang aso nila, hindi naman, baka kahit dati, naalala ko, meron akong nakitang online, binibentang blue. Gusto kong bilhin, pero hindi ko siya nabili noon. Sabi ko, manguso. Manguso siya. Pero ang reason ng ilang breeder na kausap ko, manguso yan. Totoo, pero kahit baliktarin mo, blue ay blue. Rare pa rin talaga ang blue. Diba? So, rare pa rin talaga siya. So, kapag idinikit mo yung, sa PCCI nga, pag may nakita kang blue, kahit hindi mo alam yung ibang lahi, medyo ang ganda na nung ano, ang ganda nung, ika nga, parang linyada ng aso mo, kahit hindi kilala yung breeder. So, ang kulay, para sa iba, yun ang quality. Nagigets nyo, mayroong blue, lavender, hindi kasi common yung mga ganong kulay. Diba? Kung ikaw, meron kang alaga ngayon, natahawak mo, ay blue, binili mo ito, medyo pricey, binili mo ito. Kasi ito yung pupuno dun sa pangangailangan mo, pupuno dun sa hinahanap mo, diba? O lavender, meron ka nito, diba? Quality yun. Kasi yung kung meron kang blue or lavender dyan,
Trinabaho mo yan eh. Nag-invest ka dyan. Malamang hindi mo binili ng mura yan, di ba? Kung nakamura ka man, trinabaho mo yan para mabili mo ng mura. Eh sa iba naman, pagkakonsonada yung kulay, at para sa ila, bibihira ang ganong kulay, talagang kahit napipresyohan siya naman, tapos binibili nila. Para sa kanila, quality yun, di ba? Unang-una, napatunayan na yan eh. Pumunta kami dati sa SM North, SM North dito sa Quezon City. May mga bitbit na mga aso. Merong parang playground doon. Naisip ko kung ano ba yun eh, kung SM North or SM Fairview. Mga Shih Tzu, grupo ng mga Shih Tzu. Tapos, dadala ng isang kasama ko yung choco liver niya. Tinginan yung iba kasi kakaiba yung aso niya. Ganda ng kulay, no? Tatanong siya, saan anong breed yan? Ah, Shih Tzu. Oh, Shih Tzu pala na chocolate ang kulay. Mula noon, parang yung mga nag-aalaga ng mga dual color, tricolor, parang gusto na nila lahat. Choco liver, kahit kung titignan mo naman, mga pangu yung mga ano nila, aso nila. Mayroon pa nga, mas maliliit pa. Pero bakit nila hinahabol yun? Tapos, lumipas naman yung mga panahon, nakita na naman nila itong, uy, may Shih Tzu pala na kulay gray. May Shih Tzu pala na lavender. Anong kulay nun? So, para sa iba, rare talaga ang pagdating sa kulay. Mga lavender, rare color. Kaya nga, ngayon eh, merong iba, parang pag nagbenta sila, pero akong kilalang breeder, nasa, di ko alam kung nasa 100,000 pa ba yung benta nila ng Shih Tzu or mga nasa 80,000. Pero sa mga breeder na tinanong-tanongan ko rin na mga dating kilala ko, pinakamataas na ata ngayon, 60-70. Pero kung may tataas pa doon, baka hindi ko na sila kilala. O baka hindi ko pa nakikita. Pero dati, oo, alam ko umabot ng 100,000. Pero sa ngayon, 60-70 na yung mga ano, rare color yan ha. Rare color yan. Pero doon naman sa mga klase ng mga Shih Tzu na super pango, meron akong kilalang breeder na parang hindi yung bumababa ng 80,000, parang 100,000 yung Shih Tzu nila. Parang ganun. So, yung pagiging quality ng mga Shih Tzu natin yan, depende yan sa pangangailangan ninyo, kung anong hinahanap ninyo. Katulad sa akin po, eh, may, dati yung kay Tamiya, may umu-order sa akin sa Davao. Hindi pa pinapanganak, umu-order na sila sa akin ng non-faded. Dati, hirap ako maghanap ng ipapares kay Tamiya na non-faded para maglabas siya ng non-faded. Pero nakapag-produce ako niyan dalawang beses. Hanggang ngayon, yung mga naging anak, non-faded, para sa kanila quality yon, yung non-faded na yon. Good quality yun. Kasi iilan na ang merong mga choco liver na hindi nag-fade. Non-faded. Bibihira yun. So, halos karamihan ng mga choco liver nag-fade. Kaya kung may nagsasabi na lahat nag-fade, hindi po lahat. Meron talagang mga lahi ng mga choco liver na hindi sila nag-fade. Ayun ang kagandahan. Eh, hindi naman nila pang-breed eh. Diba? Hindi naman nila pang-breed. Alaga lang. Eh, yung iba, tuwan-tuwa, nakabili ng choco liver pagkalipas ng mga 6 months, 7 months, ginupitan, tumubo, namuti na. So kung kayo tatanungin mga ka-Shih Tzu, ano yung prefer ninyo? Yung mga pango, super pango, yan, ang gaganda ng mukha. O dito kayo sa mga, itong pinag-uusapan natin na sa mga pure breed lang tayo. Kasi baka isipin ng mga ka-Shih Tzu natin, ay dito na ako sa mga pango kasi baka isipin na medyo manguso, eh, hindi pure. Iba-iba po kasi yan, parang tao yan, may matangos, may pango, may pangumpango, parang ganun din ang mga Shih Tzu natin. So, iba-iba ng itsura yan. Pero sa akin kasi, hindi lang ako nakabase sa pagiging pango. Nakabase ako sa kabuuhan ng katawan ng aso.
may makikita ka na hindi siya super pango katulad nung kinikwento ko kanina na halos pantay na yung ano, pero dalandala siya nung haba nung binti niya o yung iksi ng binti niya, tapos yung size niya at overall parang ganito yun eh. May nakita na ba kayong tao or lalaki na lang ang ganda ng ilong, matangos, ang ganda ng mata, ang ganda ng kilay, ang ganda ng lips, ang kinis ng mukha, pero hindi gwapo? 'Di ba? Merong ganun. Parang sa shih tzu ganun din. Merong ang ganda ng ilong, ang ganda ng mukha, ang ganda ng kulay, pero overall hindi siya maganda. So, iba kasi ako tumingin ng good quality. Ako tumitingin ako overall. 'Di ba? Halimbawa si Macho. Si Macho, meron siyang appeal na parang American bully siya, tapos yung haba, yung tenga niya, gusto ko. Kapag tumayo siya, parang, kaya nga bigay kong pangalan Macho, kasi Macho yung dating niya, sakang yung paa niya dito sa harap, parang Macho-Macho yung dating. Para sa akin, good quality yun. Mahirap pakahanap ng ganun. Eh, merong nga nagmana sa kanyang anak eh. Tuwan-tuwa yung nakabili kasi Macho-Macho daw si ang pangalan si Machuchita. Babae kasi Machuchita. Eh, ewan ko bakit yun na pinangalan. So, ayun. Overall ako tumitingin kasi maraming mga pango. Super haba naman ng mga binti. Pantay na yung ilong sa mata. Tapos ang haba ng mga binti parang giraffe. So, hindi ako sa mukha nakabase ng good quality. So, kung pareho sila pure breed, wala akong pakialam kung super pango or manguso na konti. Huwag lang yung manguso na pag tinignan mo, pangit talaga kasi parang mixed breed na. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko naman ng ganun. So, normal kasi sa... Iba kasi structure ng mukha eh. At yung kulay. Yun, isa yun. Kasi, aanin yung sobrang ganda ng mukha pero ang dungis ng kulay. Ayaw ko nun. Parang kumbaga sa lalaki eh, o sa tao, eh, ang ganda-ganda niya. O, ang gwapo-gwapo niya. Yun nga lang, parang ang dugyot niya manamit. Diba? Meron namang iba na hindi siya kagwapuhan pero ang linis-linis niyang tingnan, nakaka-attract siyang tingnan. Yun ang nagustuhan ko sa mga blue lavender. So, kapag isinama mo siya sa iba, uy, iba yung kulay. Yun. So, nakita niyo yung pagkakaiba ng mga breeder na ang hinahanap structure ng mukha, super pango, at yung mga breeder na nakafocus doon sa mga rare color. Diba? So, ano ba talaga, para kung kayong tatangin, ano yung quality para sa inyo? Pero pinaka-the best dyan mga ka-shih tzu, kung itong mga breeder na ito na nagpo-produce sa mga rare color at yung mga breeder na pinipreserve nila o pinapaganda pa nila yung pagiging pango, alos nga ipantay na doon sa mata, mag-breed sila, kaya pagbanggain nila ito at maglabas sila ng rare color tapos super pango ng mga ilong, mas maganda, di ba? Actually, merong mga ganyan. Ewan ko kung yung kilala ko eh, nagpo-produce pa sila ng ganon. Pero sa ngayon naman, marami na rin naman lumalabas na ganong kulay. Kaya, ako kung ako yung personal na tatanungin, gusto ko balanse. Meron akong mga pango, super pango. Meron ako ng basta pure breed lang ang pinag-uusapan natin. Basta pure breed. So, katamtaman lang. Ayoko naman ng manguso. Yung katanggap-tanggap ang pagiging shih tzu niya. Kasi ang mga shih tzu, hindi lang naman sila minamahal dahil dun sa mukha nila. Diba? Yung personality talaga ng mga shih tzu, ang unang-unang gustong-gusto ng mga umibili sa atin, additional na lang yung kulay. Additional na lang yung mukha. Diba? Kung pet lover ka, alam mo yan. Diba? Plus na lang yung kulay. Diba? Eh, pero kung breeder ka,
Ako, marami sa mga kliyente namin na ang hinahanap, rare color, di ba? Nung panahon ng mga chocoliver, ang hinahanap sa akin, mga pango, kasi puro matatangos yung mga chocoliver. So, nag-produce kami niya na medyo pinaurong namin. So, yun ang in-order sa amin. Parang ganito yan. Kung ano ang binibili dyan sa lugar ninyo, yun ang i-produce ninyo. So, ang hinahanap nyo sa lugar ninyo, halimbawa, isda. Isda ang ibenta nyo. Magbebenta ba kayo ng ano, ng alahas sa palengke? Hindi. May ibang lugar yan. May ibang lugar. May ibang, ibig ko sabihin, may ibang pwesto dyan para, may ibang pwesto para sa ganyang mga binibenta. Diba? Yung iba naman na hindi ko alam kung meron ditong mga kashitsu natin na iba naman ang discarte nila o yung quality sa kanila. Sa iba sila nagbebenta. Kasi yung sa mundo ng pag-aaso, sa mundo ng pag-shitsu, kung ano yung binibreed mo, pinoproduce mo, doon ka nagiging magaling. Tandaan nyo, kung ano yung laging ginagawa mo, doon ka magiging magaling. Kung ang isa ay ang laging ginagawa niya sa pag-breed niya, kinikilatik siya yung pagiging pango, pinipreserve niya yun, doon siya magiging mahusay. Walang breeder na lahat alam. Kaya nga, kung meron kayong kilala na breeder, lahat ng aso, alaga niya o nag-breed siya ng lahat ng klase ng uri ng aso, tapos sasabihin niya, expert siya sa pag-shitsu, hindi totoo yun. Mahirap maging eksperto doon sa isang bagay na hindi katotok. Kaya ako, nagustuhan ko yung Shih Tzu. Shih Tzu, kaya kapag tinanong ako tungkol sa pag-Shih Tzu, minsan, tumuo na lang ako, pero hindi mo ako basta-basta madadaya na kahit pa paano. Maliban na lang ko, mas magaling yung mga o yung mentor ko, di ba? May mentor ako, o meron siyang mga nalalaman na hindi sinabi sa akin, baka yon, di ba? So, doon pala sa mga kashitsu natin na nag-message sa akin na marami silang kausap ng breeder at nagtatalo sila dahil hindi sila conforme doon sa mga sinishare ng mga kashitsu natin na mga bagong natutunan dito sa channel natin. Huwag kayong makipagtalo kasi ika nga, di ba, yung drum na maingay, wala naman talagang alam yon. So kung dahil natututo tayo dito sa ating ano channel, i-keep nyo na lang yon. Hindi natin kailangan manalo dun sa isang conversation, tama ba? Sa isang conversation o sa isang pag-uusap, hindi natin kailangan manalo sa mga tao para sabihin na mas may alam tayo. Mas okay na magpatalo tayo, okay, kayo na ang panalo. Pero ang totoo, panalo ka kasi una-una, hindi ka nakipag-argumento. Diba? Panalo ka dahil kaibigan mo pa rin sila. Diba? So, advantage ka lang kasi may mga knowledge ka na alam na wala sila. Okay kung tatanggapin nila, pero hindi natin ipipilit yung mga gusto natin o yung mga natutunan natin sa kanila kung ayaw nilang tanggapin. Ganun kasimple yun. So, ayun, sana nasagot yung tanong sa atin kasi o nga naman, ano ba talaga ang good quality para natin sa mga shih tzu? Malawak po yan mga ka-shih tzu. So, ang pinag-usapan natin doon sa mga nagbe-breed ng mga pango at maliit at doon sa mga nagbe-breed na naman ng rare color, doon sila nakafocus, parehong good quality yan. Depende yan doon sa kung anong kailangan ninyo. Ngayon, kung nanonood kayo ng Equival TV, ang tinuturo ko dito sa channel natin, kung bumagsak ang presyo ng mga binibenta ninyong shih tzu o yung mga binibreed yung shih tzu, ang isang solusyon dyan, mag-upgrade kayo ng kulay. Promise. Mag-upgrade kayo ng kulay. O di kaya, kung tsokolate ang kulay ng aso ninyo or ano, kahit anong kulay yan, kumuha kayo ng lahi. O yan, magpa-stud, magpabulog, di ba? O magpakasta kayo, magpalahi kayo sa rare color. Mag-invest kayo. So, hanggat nandito pa yung Equival TV, at kung kaya ninyo akong makontak o
meron tayong mga stud dito. So, i-share natin yan sa mga ka-shih tzu natin. So, ayaw kong pasukin yung maraming stud service eh. Gusto ko okay na siguro yung dalawa. Naisip ko nga sana isa lang. Pero, okay na siguro yung dalawa. Kaya, hindi na muna ako siguro mag-out. At, mag-iiwan ako ng dalawang inahin. Kasi, plano ko, next year, gusto ko naman mag-produce ng mga white. Mga white shih tzu. So, kung naalala ninyo, nabanggit ko rin dati na siguro next year, plano ko mag-produce ng blue lavender. So, nagawa natin. Ito naman, plano ko next year magpalabas ng mga puti. So, ang kailangan po natin mga ka-shih tzu, malinsabay doon sa mga hinahanap ng tao. So, sana nasagot ang tinatanong ng marami, ano ba talaga ang good quality? So, ayun, malawak po yan. So, kung meron ako hindi na talaga kayo nakalimutan dito sa video na to, please mag-comment lang kayo. So, talakayin natin. Baka, okay, message niyo ako sa Sapor PH. Yan. So, ayun lang. Thank you mga ka-shih tzu.